Good day everyone, welcome back po sa ating math segment na Mathinik na Usapan. Ayan, napakaseryoso po ng ating pag-uusapan dahil paano nga ba natin i-handle? Kung ikaw si math teacher, paano mo i-handle at ano ang gagawin mo kapag ikaw ay nagkamali sa solution? So ibig sabihin, kapag nagkamali ang math teacher sa kanyang itinuturo, pwedeng magkamali sa solution o kaya ay magkamali sa content o math content na kanyang itinuturo. Ayan, pag-usapan natin paano nga ba or ano at paano natin i-handle kapag tayong mat-teacher ay nagkamali sa solution na ibinigay natin. Okay, ang aking may isasuggest po sa inyo, dapat talaga tayo ay transparent and honest. Tanggapin po natin ang ating pagkakamali. Magbigay tayo ng case or scenario. Halimbawa, tayo po ay nagpe-present, nagsosolve tayo ng examples or given, pero yung ating solution ay napuna ng bata. Tayo po ay mali ang solution, mali yung compute, o maaaring mali yung formula. Ano po? Ayan, anong gagawin ni ma-teacher? Tanggapin po natin positively na tayo ay nagkamali. Huwag na huwag pong gagawin na tayo po ay magagalit sa section na yon at ipinapa-assignment, tapos magagalit na lang siya buong period, maling-mali po iyon. Ano po? Dapat talaga po tayo ay transparent and tayo po ay honest sa ating pagkakamali. Tanggapin po natin ang pagkakamali kasi nobody's perfect. Mas ma-appreciate tayo ng bata kung tayo ay humble, na tayo natuturo at tayo po ay tumatanggap ng pagkakamali. Kasi sometimes may ma-encounter talaga tayo na estudyanteng magagaling na maaaring makakapuna sa ating solution kasi critical kasi yon. Kasi kitang-kita, lalo na kapag magaling yung estudyante, no? May magaling tayong mga estudyante na kitang-kita talaga at naniniwala sila kung tama yung sagot. Ay minsan talaga kapag mali yung sagot at hindi sila satisfied sa yung solution na maaring may pagdududa, ayun, dumadating po talaga sa puntong ganon. Kaya we need to become honest and fair, no po, and of course transparent. Tanggapin po natin kasi tayo po ay tao lang. Lahat po ay nakakamali. Ano, mas pangit o at mas masama, hindi ka maging effective math teacher kung patuloy na gagawin mong buhatin ang iyong sariling bangko na hindi ka magkakamali o ikaw yung math teacher, ikaw lagi yung tama, mali po yung ganun. Mas hikayatin natin, imotivate natin ang bata maging positibo, nobody's perfect, kahit ang estudyante ay nagkakamali, pwede rin ang teacher magkamali. Pero ano namang gagawin sa mga susunod na math teacher kung siya ay nagkamali? On the following day, dapat siya po ay ready na. Kailangan maiwasan na niya yung pagkakamali kasi ang pangit kung habitual ang kanyang pagkakamali. Maaring hindi na siya nag-aaral o nagre-review muna ng kanyang lesson bago niya ituro. Kasi hindi na maniniwala. Kung paulit-ulit siyang magkakamali, hindi na maniniwala ang kanyang mga estudyante. Hindi na niya mahihikayat and mamomotivate na makinig sa kanya kasi parang hindi na sila maniniwala sa iyong itinuturo. Ayun lamang. Again, uulitin ko, kailangan tanggapin natin ang ating pagkakamali para mas mahikayat natin sila na tayo ay humble and at the same time, natural lamang po na tayo ay nagkakamali dahil tayo ay tao lamang. Na po, huwag kakalimutan maging honest and transparent sa kung ano man ang nangyayaring scenario sa classroom para mas effective ang magiging output, yung learning outcome ay mas magiging maayos. Maraming salamat.